Magandang umaga po sa ating lahat. Araw na naman po ngayon ng Biyernes at dito na naman po tayo sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kung makikita yung background ko sa likuran, hindi po asin yan, hindi yan vetsin. Yan po yung asukal. Pinag-uusapan na naman po ngayon ng importasyon ng asukal na naman pangalawang edisyon na ito. At meron na namang nakaambang pagdinig investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung natatandaan nyo, nagkaroon na po ng fiasco sa importasyon ng asukal na nauwi naman sa wala sapagkat lumabas na wala namang irregularidad. Hindi ba? Napatunayan na wala namang ginawang kasalanan si dating undersecretary at ngayon ay undersecretary uli na si Leo Sebastian. Na hanggang sa ngayon, hinihintay ko pa ang Senate Blue Ribbon Committee na magbigay ng kanilang paumanhin. Diba? Eto, mayroon na namang investigasyon. Pamumunuan na naman ng Senado under the Blue Ribbon Committee, the same Blue Ribbon Committee that committed a serious mistake in the last investigation. E, tingnan natin kung ano naman ang kalalabasan nito. Sino naman kaya ang mumurahin, gigisahin ng Senado dito. Alam mo, wala naman tayong problema sa may investigasyon. Kaya lang ayusin, hindi yung ang inuuna ay mga haka-haka, grandstanding. Ano naman itong bagong kaguluhan na to sa asukal? Dalawang bagay ito eh. Yung issue ng importasyon na illegal na ginagamit ng gobyerno ngayon, pumayag na si Pangulong Marcos na ibenta na lang sa mga kadiwa centers. Sa mas murang halaga. Isang issue yan. At meron bagong issue ngayon na ibinulgar si Senator Risa Ontiveros na merong tatlong importers na di umano ay pinapaboran ng DA, lalo na ni Undersecretary Domingo. Okay? At ito ay Domingo Panganiban. Ito ay nabigyan ng karapatan na mag-order ng 400,000 metric tons yata ng asukal at ang irregularidad dito ay hindi pa nga na-aprobahan daw ng Sugar Regulatory Authority ay nag-import na. At ang sabi nga ni Senadora Risa, ito daw ay nabulgar, ito binulgar niya sapagkat may mga commercial users, mga industrial users ng asukal, ito yung siguro ay yung mga nagagawa ng mga produkto na kailangan ng asukal na gusto na lang sana nilang diretsong mag-import sa Thailand. At mas mura, 25 lang yata ang binibenta kada piso ang piso. 25 lang ang bentahan. Pero hindi daw pinayagan. At sa halip ay dinirect na lang ng Department of Agriculture dito sa tatlong importers na ito na nagbebenta ng mas mataas. Ayun nga kay Senator Ontiveros, ang mas mataas pa kumpara mo sa presyo ng asukal na binibenta natin galing sa na nabibilihin natin sa Thailand. Marami masalimot yung usapin na to eh. Kasi ang daming angulo mong titingnan. Pero ako naman, ang akin kasi ganito, ang kaguluhan nito ay dahil meron tayo mismo naguguluhan ano ba ang pananaw natin sa importasyon. Balik tayo. Sa very basic. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo mga Pilipino, maging politiko man, maging ordinaryong mamamayan, parang sinisilaban ang ating mga puwet. Kapag nababalitaan natin na nag-i-import ng asukal, nag-i-import ng bawang, nag-i-import ng karne. Samantalang mahilig naman tayo sa imported. Hindi ba? Parang sabi ko, parang may problema. Kasi, kunyari, mas gusto natin imported na bagay ang gamit. Gusto natin imported ng damit. Pati nga soap opera, gusto natin imported. Gusto natin ng Korean novela, ng sini. Gusto natin imported lahat. Maging sa mga academic degrees, gusto natin mga tinatapos ng ating professor galing sa abroad. Gusto natin nagpapublish sila sa foreign journals. Puro imported. Mahilig tayo sa imported. Pero pagdating dito sa mga produktong ito, nagagalit tayo pa nag-i-import ang bansa.
kung matitino po lahat, kung maayos po lahat, simple lang po ang logic sa trade. Ang importante sa atin ang kalidad at presyo. Dapat importante mababa ang presyo, maganda ang kalidad. Para sa akin, hindi na dapat pinag-uusapan dito kung saan galing yan. Ngayon, kung gusto nating umandar ang agrikultura natin, ayusin natin in such a way na ang ating mga local farmers ay competitive at efficient, hindi yung puprotektahan, no, samantalang nagpo-produce ang mas mahal at mas mababang kalidad. Para may sulong natin ang agrikultura natin, tulungan natin ang ating mga magsasaka na makapag-produce ng mas magandang klase na mas mura. Kasi ang pinaka sa akin in any kind of endeavor, ang dapat nating iniisipin ang consumer. Ang dapat ang consumer mas mura. Hindi ba? Protected po ang sugar industry natin. Kailangan ng import permit para makapag-import ka. Papatungan mo pa yan ng taripa. Kaya nga itong issue na ni-raise ni Senator Hontiveros. Medyo masalimuot ito kasi yung mga direct industrial users, gusto nila yung industrial users, ito yung mga nagmamanufacture ng mga soft drink, nagmamanufacture ng mga sweetened drinks, yung mga juice, tetra pack, yung mga yung nagpo-produce ng mga sichirya na kailangan ng asukal. Gusto nila dumiretso na sa Thailand mag-import kasi mas mura eh. Kaya lang ang problema, pag pinayagan natin yun, meron naman tayong mga pinayagang mag-import ng asukal na i-distribute sa mga consumers na mas mahal. Ito nga sinasabi nga nila, bakit mas mahal itong mga importer na ito? Kasi nga, itong importer na ito, bibilin sa Thailand, magbabayad yan ng taripa. Okay? So tataasin nila ang presyo. Ay, ang tanong bakit yung mga direct buyers ay hindi tumataas ang presyo? Eh, kasi nga, ang pinag-usapin dito yung presyo ng asukal, diretsyong ganito yun. Ano? Ako yung industrial user, bibilhin ko. Hindi ko naman ibibenta. Ang patong ko sa produkto na eh. Bibilhin ko yung asukal as a raw material input to my production. So mas mura nga naman yun, Senator Reyes. Ah. Kasi input to production yun. Ito mga importer natin, sa kanila, i-importin nila, magbabayad sila ng taripa, tapos i-distribute nila ngayon sa consumers. Isistore pa nila yan. So ang kanilang patong, andyan na. Wala na sa produkto kasi ang produkto ibibenta nila ay syempre, produkto na yun, asukal. Wala silang input. So para kaya tuloy, ang pagkakaintindi ko, nagmamahal. Yung direct consumer, direct producer, yung mga nagmamanufacture ng soft drink o kung ano man, mga sweetened drinks, mga sichirya, ang patong yan sa produkto na nila. Hindi naman nila binibenta yung asukal sa market. Ibibenta nila yung produkto nila, yung asuka, yung sweetened drink, yung coke, yung kung ano man, yun ay ibibenta nila. Itong mga nag-i-import na sinasabi, ito, ibibenta nila sa market ang asukal. Kaya yung presyo doon mo makikita. Naturalmente, ang gusto nga naman ng mga direct yung user ng ano, industrial users, bibili nila sila ng mas mura. Kaya dapat pinapayagan din 'yon. Pero yung murang sinasabi nitong mga direct yung mga producers, mura ang pagkakabili nila sa Thailand. Ngayon, hindi ko lang maintindihan bakit kailangan pang sabihin na kayo huwag na kayong bumili sa Thailand, dito na kayo bumili sa ano, sa importers ng sugar. Eh bakit mo doon pupuntahin? Eh syempre mahal 'yun. Eh pag binenta nila yung kanilang final product, magmamahal din. 'Di ba? Oh, ganito lang 'yung simpleng math diyan. Ako nagpo-produce ako ng isang sichirya na kailangan ng asukal. Pag bibili ako sa Thailand, 25 pesos lang. Di syempre pag pre-produce ko, papatungan ko, at least mas mura 'yung benta ko. Ngayon, kung ako naman ipipilitin ng gobyerno pumunta bumili doon sa local importer, yung importer na mas mataas ang presyo dahil papatungan na nila, aba, di mas mataas yun. Di, siyempre, tataas din ang aking cost of production. Babawiin ko yan, mas mataas ang produkto na bibenta ko ng sichirya. So, talo ang consumer dito.
So lagi iisipin natin ang consumer dapat ang iisipin dito. Ngayon, anong problema? Ang problema ba dahil merong tatlong importers na pinayagan ng gobyerno? Eh kung allowed naman yan. So anong magiging problema sabihin natin nag-i-import ng asukal? Parang ang laki naman ng patong, ha? Binili mo sa Thailand ng 25 pesos tapos ibebenta mo ng 61 pesos o 70 pesos sa market. Eh siyempre, sasagutin ka ng, ano, ng importer, eh, may taripa na po yan. Mataas po ang taripa. At pangalawa, may storage cost yan. Hindi naman agad yan, isustore mo yan siyempre sa aming mga warehouse, kaya may mga storage cost yan. So, pagpalagay na na tama ang kalkulasyon nila, ay talaga magmamahal ang presyo ng asukal. Hindi, dahil nga, protected ang sugar industry. Protected ang ating local sugar industry. Pumapataw ng import tariffs ang gobyerno. Diba? Yun ang nakalulungkot dito. Na minsan, mas mura pa yung bibilin mo ang imported kesa sa local. dahil yung local hindi makakumpit. Mahal na nga yung 61 o 70 pesos per kilo. Abay pag bibili ka sa local market, baka mas mahal pa. Yan ang dynamics ngayon ng sitwasyon. Ako simple lang nakikita ko dyan. At the end of the day, ang dapat pag-usapan natin dito, ang kapakanan ng consumer. Saan mas mura? Saan mas maganda ang kalidad? Nag-aaway-away tayo lagi pagdating sa importasyon ng asukal. Na parang laging nang-iisa. May tama nga ni naman si Senator Risa. Baka, bakit itong tatlong importers na ito, parang sila lang ang preferred. May favoritism. Well, tingnan natin. Hindi natin alam. Nakita daw kasi itong tatlong ito na importers. May picture pa sa Malacanang kasama si Pangulong Marcos. So naandun yung pagdududa na parang preferred sila. At lalo na dahil nga eh, hindi pa nga approve yung kanilang yung SR, yung sugar importation order, ay nag-import na sila. So parang alam na nilang approve. So timing yon, bakit ka, legal ba yon? Sa ngayon may papel na sila. Pero yung importation nila existed prior to the approval. So tama kayo. Maraming mga kailangan paliwanag dyan. Pero mali ba yung pag-i-import? Yan ang tanong. Pagpalagay ng may ano may irregularidad doon sa sila ay nag-import ng asukal nang wala pang order, yan ang posisihin. Approve in principle ba yan? Pwede ba yan na wala pang approval eh gago ka na? Okay, pangalawa. Valid ba yung pagkakapili sa kanila na sila lang ang pwede mag-import? Tama ba yung authorize sila? Ginamit ba nila ang lakas, etc.? Hindi ba sila qualified? Yan ang kailangan pag-usapan. Meron bang kickback? Yan sinasabi ni Senator Risa na isang kickback. Ang laki ng patong dito. So may nakinabang na naman dito kasi alam naman natin na pag nag-i-import sila baka naman may binabayaran sa ibang, alam mo na may mga opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa importasyon, kaya nagmamahal. So, ang presyo kasi ng asukal sa local market, yun yung price ng procurement mo na imported, plus yung tariff cost mo, plus yung storage and handling, eh baka pinapatungan pa dahil meron pang madulas. Meron pang indirect cost na binabayaran somewhere, di ba? Sa customs, o sa DA, di ba? Sa SRA, hindi natin alam yan. So malamang may point ka naman na busisihin. I just hope na ang ating Senado ay maging maayos sa pag-iimbestiga, hindi yung inuuna ninyo ang inyong grandstanding. At huwag kayong ayusin ninyo na huwag kayong magkamali, katulad ng pagkakamali na ginawa ninyo kay Yusik Sebastian, na talagang grabe, sinira nyo, winasak yung pangarap, pati ng mga kasamahan niya. Tapos hindi man lang kayo mag-apologize dahil mali ang inyong conclusion. Diba? Okay? O napatunayan naman sa mga investigasyon, wala namang anomalya. Wala naman silang kinurakot. Diba? So ito, ang tanong dito,
May anomalya ba dito sa pag-aaproba ng 400,000 metric tons of importation? Kung totoo nga naman na hindi pa aprobado ay gumana na sila, may problema tayo. Pangalawa, siguro ay presume natin na regular yung ano, tayo mag-presume na may corruption agad. Ang presumption dito regularity, so kung sino man yung nagbabato, si Senator Risa, siya yung merong dapat ay ano, dapat kung sino nag-aakusa na merong anomalya, siya yung dapat mag-prove. Ganun lang naman. So magpakita ng katibayan na yung presyong binibili nila, pinagbebenta nila ng kanilang asukal ay hindi makatwiran dahil may patong na naiba. Kasi maintindihan naman natin, tama nga naman ang sabihin, hindi kasi pwede ikumpara ang apples and oranges. Kasi ganito po yan. Yung sabi ko nga, yung pabrika na gumagawa ng sichiria na kailangan ng asukal, kung diretsyong bibili sa Thailand, hindi naman po yung asukal ang ibibenta niya sa pamilihan. Binibili niya yun as input to production. So yung cost nun, hindi mo pwede ikumpara doon sa presyo pag binibenta niya yung asukal sa Pilipinas. Kasi yung asukal na bibili nila, hindi nila ibibenta yun. So yung bili nila doon, 25 pesos lang. Okay? Kasi yung tubo nila, hindi sa asukal, kundi tubo nila sa sichiria. Pero itong mga importers, ibang issue ito kasi in-import nila sa Thailand, 25 pesos. Meron po yung taripa. Yung taripa, ikakarga nila sa presyo yan. Tapos meron handling fee, storage fee, ipakakarga pa. Makatwiran ba yung ibibenta nila ngayon sa pamilihan na 61.70 pesos? Tama ba yun sa computations nila? Baka naman sobra ng pagpa-profit yun. Kasi siyempre itong mga importer, they want to also profit. Kung mag-i-import ka na break-even lang, edi wag na lang. Kung ang gagawin mo, yung presyo ng asukal pagbibenta mo sa pamilihan ay kung ano lang yung presyo na binili mo sa Thailand, 25 pesos, napatungan ng 10 piso gawa ng taripa, 35, napatungan ng 40 pesos na storage fee, 75, yun lang ang benta mo, hindi huwag ka na mag-import kasi wala kang kita. Not business yan, may kita yan naturalmente. Kaya lang, baka na makatiwiran ba yung kita, baka naman grabe ang patong. Kasi hindi naman natin pwedeng i-presume na ano na lahat ng sobra doon sa cost ay kurakot na. Naturalmente business 'yan. Wala naman tayong hindi naman pwedeng malugi. So hindi naman pwedeng i-assume na porket mataas ang presyo ng bilin ni ang pagbenta nila kasi ang kinukumpara ni Senator Hontiveros, yung presyo ng asukal na bibilhin ng producer sa Thailand at saka yung presyo ng pagbibenta ng importer, hindi nyo pwedeng ikumpara yun. Kasi iba yung production chain. Gets? Iba yung product chain. Naintindihan po ba? Yung isa, yung nagpo-produce ng mga sichiria at coke, mga ganyan, ang nagmamatter sa kanila, yung presyo nung binili sa Thailand, 25 pesos. Yung ng importer, 25 pesos din ang kanyang pagkakabili, di ba? Pero may patong na yan na cost ng taripa at saka storage fee, ipapatong mo rin siyempre dyan yung tubo pa nila. Isa kanila ibibenta yan sa pamilihan. Ngayon, hindi mo pwede ikumpara yung presyo na yun doon sa presyo na bibig na 25 pesos kasi iba nga po yun. Ang medyo may problema lang ako, bakit hindi pinapayagan ng Department of Agriculture, ng SRA o ng DA na mag-import directly ang producers? Hindi naman makikipag-compete yan sa presyo ng asukal sa pamilihan. Hindi ba? Ba't hindi nyo na lang kaya at payagan yung mga gumagamit ng asukal na pabrika o mga producers katulad ng soft drinks at saka mga sichiria na mag-import diretso sa Thailand. Tutal hindi naman nila ibibenta yung asukal na yan sa pamilihan. Gagamitin nila yan para mag-produce ng commodity na pagbinenta nila at pagmura ang bili nila, di mura din ang benta nila ng sichiria. Bakit mo kailangan pwersahin silang bumili doon sa mahal? Diba parang medyo ano ako doon sa issue na hindi ba dapat ang karapatan ng consumer ang titingnan mo dito? Na dapat gumawa tayo ng pagkilos na ang mamamayan ay makakabili ng mas murang asukal? Pero hindi naman natin agad i-assume na yung tatlong importer na yun ay illegal agad, kumukurakot agad. Hindi ba? Parang mali naman yata ikumpara ni Senator Risa yung presyo ng pagbibenta ng asukal doon. Diba? Parang, para bagang, ano naman yun, ano, bibili,
Ang ibig ba sabihin ni Senator Risa, ibibenta ng 25 pesos din nung nag-import sa pabrika yung ano? Eh, paano yung binayaran niyang taripa? Paano yung storage and handling fee? Wala na siyang, hindi niya i-recover? So medyo may mali naman. Anyway, kung totoo talaga meron silang overpricing, alamin yan. Iyan ang tingnan. Okay. So siguro malinaw na yon. Ang pangalawa lang gusto natin pag-usapan, ito namang issue tungkol dun sa abay, ano, itong kaguluhan tungkol dito sa yung mga dati kasi yung mga illegally imported, yung mga smuggled sa Sukal. Pag hinuhuli yan, bawal yan. Sinusubasta yan. Eh ang nangyayari pag sinusubasta, ang bumibili yung mga importer din na illegal. So bibili nila yan, ibibid nila yan sa mas mura. Pakinabang pa nila. So ngayon, ang desisyon ng Pangulong Marcos, ibenta na lang yan sa kadiwa na mas mura. Salip na isubasta. Meron pa rin mga nagreklamo, lalo na yung sinag. Masama daw yan. Unang-una, sabi nila, ini-encourage sa niya ng smuggling. Eh, paano naman ma-encourage sa smuggling? Hindi nga naman, hindi makikinabang ang smuggler dyan kasi nahuli nga sila eh. Hindi na mabibenta. Paano ma-encourage ang smuggling? Ikaw ba, smuggler, ma-encourage ka na mag-smuggle kung alam mo na kapag ikaw kinuha yung sukal mo, wala na yun. Dati-rate, kahit nahuli, ipapabid, magbibid ka. O di mas mura pa ang halaga mo doon. Yung presyo. Ngayon, wala na talagang totally. Kukunin ng gobyerno, ibibenta sa mas murang halaga sa kadiwa. So sa tingin ko, wala namang problema dito. Kasi like I said, at the end of the day, it should be the consumer that should benefit. Now, sinasabi nila baka daw kasi hindi healthy. Abay, di ang gawin na lang ng Department of Agriculture, ang SRA, tingnan yung asukal kung healthy o safe para kainin bago ibenta sa kadiwa. Madang problema dun. Meanwhile, dapat ang ating sugar industry maging competitive, maging efficient. Talagang gawa na ng paraan ng gobyerno na masuportahan na yung mga locally produced ay mas magandang kalidad, competitive, at pwede pang i-export natin. Bakit ba ang Thailand nakakapag-export ng asukal? Tayo hindi. Yun ang tanong. Para hindi na natin problema itong mga import-import na ito. Kasi ang mangyayari dyan, kung mas mura at magandang kalidad ang ating locally produced na asukal, hindi na tayo kailangan mag-import. Kung marami tayong kung sapat ang supply natin, asukal na mas maganda ang kalidad at mas mura, eh sino ba naman ang tanga na mag-i-import pa? Hindi ba? Hindi ba? So ganun lang yun. Sana itong Senate hearing na ito, ay papatawag ng Blue Ribbon Committee ni Senator Francis Tolentino ay may kalalabasan na maganda. Sana silang padalos-dalos na mambintang, talagang do your homework. Ibase ebidensya, huwag yung puro kayo, hangin, na pag nagkamali, hindi mo kayo mag-apologize sa inyong sisiraan. Sana wala nang matulad kay Leo Sebastian dito. Ayusin ang investigasyon. Kung meron ba talagang dapat malagot at palagot eh. Huwag yung puro lang ang assumption agad may corruption. O sige na nga, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko mga puso at pagbabago ko ng panahon nyo sa buhay, lalo na sa usapang politika. Sabay sa akin ng Lasal, teach minds, that church, and transform us. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Ingat po tayo lagi. Wala po tayong usapang politika bukas, Sabado at Linggo. Sa Lunes na lang ulit tayo magkita-kita. Enjoy your weekend. Have a nice weekend to all of you. And lagi kong sinasabi, every time na tayo ay magpapaalam, UP naming mahal, hanin mo na sa bye for now. Enjoy your weekend. Have a safe weekend ahead of you. See you Monday. Bye.